Muling napaulat ang pangaharas ng mga barko ng China sa mga sasakyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc na nakunan pa mula sa himpapawid. Pero mas ramdaman tensyon ito ng mismong mga sakay ng BRP Dato Tamblot kung saan pinalibutan ito ng Chinese vessels habang naghahatid ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Ang detalye sa report ni Rod Lagusan. Ilang beses din nakipagpatintero sa mga Chinese vessel ang barko ng BIFAR na BRP Dato Tamblot habang isinasagawa ang dalawang araw na humanitarian in support mission para makapagatid ng tulong sa mga Pilipinong mangisda sa Bajo de Masinloc. Bandang alas 5 ng umaga ng Huwebes sa layong 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, may radio challenge na agad mula sa Chinese Navy. Sumunod din ito hanggang 28 nautical miles mula sa pinagagawang teritoryo. Nasa 22 nautical miles naman mula sa Bajo de Masinloc bandang alas 7 ng umaga, nakatanggap muli ng radio challenge ang barko ng BIFAR. Sa pagkakataong ito, ito'y galing sa China Coast Guard. Nakailang radio challenge na rin ang China Coast Guard para balaan ang barko ng BIFAR na lisanin ang lugar. Bilang tugon, nag-radio challenge din ang BRP Tamblot. I warn you, do not interfere with our activities inside our exclusive economic zone. I repeat, do not interfere with our activities inside our exclusive economic zone. Hindi tinigilan ng Coast Guard ng China ang BRP Tamblot sa maghapon. Kitang-kita ang pagsyado ng malaking barko ng CCG sa BIFAR tulad ng mga nakaraang insidente para iparamdam ang kanilang pagbabantay sa lugar. Sa kabuuan, apat na beses din ito nagsagawa ng dangerous maneuver o pagharang tulad na lang nito. Ayon sa BIFAR, nasa 70 meters ang pinakamalapit ng CCG mula sa BRP Tamblot. Bukod pa rito ang nasa dalawang Chinese Maritime Militia na sumusunod din at pinaiikutan ang barko ng Pilipinas kasabay ng CCG. May pagkakataon pa na napapalibutan na ang BRP Tamblot. Ayon pa sa BIFAR, may dalawa pang Chinese Maritime Militia sa bahagi ng Bajo de Masinloc bukod pa sa dalawang CCG vessels na nasa pinagagawang teritoryo na pangunahing responsable sa pag-alagay ng floating barrier dito. Habang may isa pang barko ng CCG sa bisinidad. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng BIFAR na makalapit para maibigay ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Isa-isa silang pinalapit sa barko. Kapag nagbibigay ng libreng fuel, grocery o supply para sa mga mangingisda dito sa Scarborough Shoal, makikita nyo dito na meron silang mga container na kanilang magagamit sa susunod pa nilang pangingisda dito. Kasi sabi dito nila, malaking tulong ito lalo't may mga araw na matagal o nahihirapan silang mangisda at kinakailangan nila na dagdag langis o fuel para magtagal pa ang kanilang pangingisda. Makikita naman dito sa kabilang bahagi na nandito pa rin yung nagbabantay itong China Coast Guard kung saan kanina pa nakabuntot. Isa si Rod Mark sa mga mangingisda na kumuha ng ayudang langis mula sa BIFAR. Kwento niya, pahirapan ang pangingisda lalo't hindi sila pinapayagang makapangisda sa Bajo de Masinloc. Nasa 10 araw na anya silang nasa laot pero matumal ang kanilang huli. Dahil maligid itong mga vet na yung Chinese Coast Guard eh. Tapos yung mga to, yan, itong mga to. Pagka nasa Bukana na sir, halos tinataboy na yung mga service. Kaya hindi kayo makakapasok talaga. Kaya mismong iikot lang kami dyan sa may Bukana. Wala na. Tarangin na, tarangin kami. Kaya malaking tulong ang libreng krudo lalo't mahal ang presyo nito ngayon. Nahirapan kami, dalawang linggo na, wala pang isang tonelada yung huli namin. Eh ngayon, pag natapos na may mabigyan ng diesel ng BIFAR, maraming salamat sa BIFAR. Pag bigyan kami mamaya, tatakbo po kami ng steward dito sa 16117 sa laot ng Tato Infanta. Kaugnay nito, nagpatuloy pa sa ikalawang araw, Biyernes ang pagbibigay tulong ng BIFAR sa iba pang mga mangingisda sa lugar. Dito ay mas nakalapit pa ang BRP Tamblot sa layong 1 nautical mile mula sa Bajo de Masinloc kumpara sa naunang 1.4 nautical miles noong Huwebes. Sa kabuuan, nasa 21,000 liters ng langis para sa 19 na mother boats o malalaking bangka na bigyan kabilang na dito ang mga grocery. Ayon sa mga mangingisda, dahil dito ramdam nila ang suporta ng pamahalaan. Well, ang Philippine government is not yet satisfied sa nangyayari na to sa Bajo de Masinloc.
the reason why our national government has directed to the National Security Advisor, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to have this rotational deployment. This is in response with what had happened nito mga unang araw ng taon kung saan ang mga Pilipino mga isla ay naharas ng Chinese Coast Guard. Samantala, kasabay ng ikalawang araw ng pagbibigay ayuda, sinubukan ng mga tauhan ng BIPAR na tingnan ang kalagayan ng coral sa lugar. Sakay ng rigid hull inflatable boat o RIB, lumapit ang ilang BIPAR personnel at media. Agad na sumunod ang mga tauhan ng China Coast Guard sakay din ng RIB. Dito sa video na ito, makikita ang paghabol ng CCG sa kanila. Sa kabila nito, nagawa pa rin nilang makalapit at makita ang kasalukuyang estado ng mga coral sa Bao de Masinloc. Sa video na ito, makikita ang pinsala sa bahura. Sinasabi, according to Filipino fishermen, yung mga Chinese fishermen, if I'm not mistaken, ay gumagamit po ng cyanide as well as yung mga Vietnamese fishers. They intentionally destroyed Bao de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Ayon kay Bergera, ito ay kinakailangang kondenahin dahil ito ay nakakasira sa marine resources sa lugar. Importante sa mga Pilipino mga isda ang bawat pagpalaot nito sa dagat dahil ito ang kanilang kabuhayan na malaking bagay sa kani-kanilang mga pamilya. Kaya napakahalaga na makapangisda sila ng malaya dito sa bahagi ng Bao de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Mula dito sa West Philippine Sea, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.